Kailangan, no? Ang laki ng improvement na ng simbahan, no? Sa totoo lang, hindi mo na anong meron, no? Yung biyaya na disiplinanya, pero lahat nag-improve talaga, eh. Spiritual talaga, spiritual. Amen? Praise the Lord. Lahat nakakatawa, pag nakikinig ako, nabiyahe kami. Minsan ayaw ko na makinig sa radio ng San Pedro kasi may YouTube na tayo, you know? Minsan nakikinig pa rin mo ako, amen? At salamat sa Panginoon. Nakakatuwa lang na nakakabuo tayo ng kasaysayan. Ano? Dati pictures lang eh. Ngayon, ano na, gumagalaw na. May tunog pa, ano? At nakakatuwa ko yan. Amen? Magpili lang ako. Excited daw dito sa ating outreach na pasimula. Amen? May mga naliging bunga na. At panalangin nyo natin na tayo ay gamitin ng Panginoon doon sa lugar na yan. Amen? Ang simbahan ito yung makapag-minister. Ang tuluyan ay hindi lang po sa lugar ng lahat, but ang nakikita ko dyan balang araw ay yung mga kataming bayan ay aabutin din pa natin yan. Amen? So sa ngayon kasi medyo malayo yung lahat eh. So pag na-establish tayo doon, abot po paakyat yan hanggang huwag natin, maragod doon, malaking bayan po yan. I think malapit din sa Indang yan, ano? Tama ba? Malayo ba? Malayo? Yung Indang? O yun, yung tama-tama from there. So, pagganyan-ganyan tayo dyan. Amen? So, hanggang maabot natin ang Tagaytay. Amen? Diyo lang, no? Diyo. Para malapit-lapit. Tanalangin natin ang biyaya ng Panginoon. Ano ho? Yan po ay ating matrabaho bilang simbahan. Alright? So, yun po. Hindi natin kung Sunday School na First Festival. Please include it in your prayers. Amen? Last time na nagkaroon tayo niyan, ang dami hong na-showcase po talaga na talent na binigay ng Panginoon sa church ng mga batang yan. Amen? At karamihan sa kanila, evidently, ay nasa ministry. Amen? At nagagamit sa gawain ng mga. Kaya nga, sabi ni Pablo sa mga taga-Galacia, let us not be weary in well-doing. Amen? For in due season, we shall reap if we faint not. Amen? Kaya maganda po yan. Alright? So, ngayon po tayo po ay nasa pag-aaral pa rin po na sa Old Testament, which is characters in the Old Testament. Last week ay pinag-aralan natin patungkol kay Mikal. Amen? O, kaya nga dapat hindi ka lang in love dun sa popularity. Amen? O, kaya nga kahit saan, pag ikaw ay nag-commit, dapat hindi lang yung sa popular, hindi lang sa healthy na panahon, kundi kahit saan ang pag-arato kung mahal mo, ay talagang dapat mananatili ka dyan. Amen? Whether in family, whether in church, whether in commitment, dapat nandiyan yan. Ngayon naman po, pag-uusapan natin is one of, ano ba, pamangkin ni David, si General Joab. Familiar kayo kay Joab? Familiar tayo dyan. But we will have a lesson tonight. I hope na tayo matututo dito. Amen. He also started right, but ended up in a miserable testimony. Amen? Kasi ngayon nga eh, pwede ikaw magsimula na tama, kailan dapat habang tumatagal, nagiging tama. Kung mali man yung dahilan, dapat nagiging tama po siya. Amen? At kung tama naman, panatilihin mong sariwa yung dahilan na bakit ka nariyan. Amen? The same thing in everything po. Whether it is relational or in our service to God, dapat ay naitatama ho yan. Amen? So makikita ho natin ngayon yan kay Joab. Actually, this is a good man. Amen? He stood for David for most of his time. Hanggang umidad si David. But hopefully, we can learn more. Now, pinag-aralan natin itong mga typologies na ito, mga kapatid. And these are types. Ano ho? We will not copy yung the same na ginawa na, but we can learn. And we can improve our characters by learning from them. Amen? Ito yung ating fixed study dyan. David is one of the types of Christ sa Old Testament. But people revolving around him, ay meron silang itinuturo din siya that might picture us or pwedeng naroon tayo at pwede tayong umalis sa ganong kalalagayan. Amen? So, nag-aaralan po natin. Dalawang puntos lang naman tayo eh, may gabi. Pero ang mahaba po ng points niya. Amen? So, yun. Ay, narito ba kayo sa pag-aaral? Tama ba? Kasi ito po ay dinadala ko itong mga gantong aralin lalo pag Wednesday kasi ang simbahan ko dapat ay Bible School. Amen?
thank God for BHPC, but as your pastor, I have the responsibility to teach you all things na binigay sa ating ng Panginoon. So Joab, David's general, open your Bibles please to 1 Chronicles chapter number 11. But we will be reading more passages from the scriptures as we go along through this lesson. All right, 1 Chronicles chapter 11, and we will be reading verses 4 to 6. Amen. Nandiyan na ho ba kayo? Amen. Okay. Basahin po natin verses chapter 11 of 1 Chronicles. By the way, Chronicles means record. Okay, records po ito. Actually, years ago, dapat yung Acts natin, yun ang pangalan Chronicles. Kaya nasabi ko sa hindi, i-Acts mo yan. Acts po tayo. So, meron pag-aaralan natin. Alright, verses 4 to 6. Sabay-sabay lang po tayo magbasa. Okay, ready now? Read. And David and all Israel went to Jerusalem, which is Jebus, where the Jebusites were, the inhabitants of the land. And the inhabitants of Jebus said to David, thou shalt not come hither. And nevertheless, David took the castle of Zion, which is the city of David. And David said, whosoever smiteth the Jebusites first shall be chief and captain. So Joab, the son of Zeruiah, went first up and was chief. Look at how courageous is that. Ayon, dalawang siho ang magmamanifest dapat na makita natin matutunan from this man. It must be the courage and the character. Joab has the courage to be called what? The captain ng host ni David. Are you listening, man? Kaya ganun katiwala si David sa kanya when it comes to battle and army. But yun nga, problema lang, yung well, tandaan, hindi na wala yung pagiging warrior. But along the way, he lost his character, especially in the time na si David po ay maidad na. At doon siya naging defeated. Imagine, a lot of battles, Joab won with King David. But when the time comes that the battle is in character, no question about courage. Kaya lang yun yung character ang problema eh. Are you listening? Amen. So naman, tayo po ay matututo ngayong gabi. And I hope that you are here to learn. Medyo malalim-lalim po ito na kaunti pagdating sa Christianismo natin. Ay pinanalangin. Panginoon, salamat po sa inyong biyaya. Pagpalain niyo nga po, Panginoon, ang pag-aaral ng salita. Give me wisdom, O God. O Spirit of God, please give me the wisdom, enlightenment, illumination as I give it to your people. May help us, O God, as we grow, not just to be a courageous Christian, but Christians who has character, O God, to keep that good thing na binigay niyo sa amin to be maintained or to be better for you. May bless us tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now, 2 points lang po ang ating pag-uusapan ngayon. Number one is how he behaved himself. And number two, how he betrayed himself. Amen. Dalo na po yan. Doon na po mismo yan. Doon na po iikot lahat po yan. Sabi ka sa inyo, he started great. Actually, doon pa lang sa panahon na pinili si David at inaanoint siya ni Samuel, actually, Joab was raised properly by his mother. Amen? Yung nanay kasi ni Joab ay kapatid ni David. Amen? Si Zuriah. Yan pa kami, si Uriah. Mamaya na ako, no? Para alam po natin si Zuraida, no? Iba po yun. Ngayon mga bata, hindi alam yun, no? But as we studied, that Joab was the commander-in-chief when it comes to battle. No questions about it. Talaga, imagine, ito nga lang eh. Sabi ng mga Jebusites, sabi, hindi kayo makakalapit. That time na sila ay, imagine, binukuli sila, hindi nyo kami kaya. Hindi kayo makakalapit, hanggang dyan lang kayo. You said, imagine that these Jebusites people are mocking the army of David and his people. And remember, that is the army of God. Amen? Remember, the Jebusites has been the sworn enemy of the Israelites. Amen?
And it's Jewish people, and nakikita natin na talagang sinasagat nila yung pasensya nitong si David. Kaya nga nung na-conquer nila yung city of Zion, which is the city of David, ang challenge si David sa mga taong niya. O sige! Ano sabi niya dyan? Sino, kung sino man ang makakatalo sa mga Jebusites, kung sino mauna, kung bihiba, no? What a challenge, amen? He will be what? The chief and captain. At sino ang umuna? It was Joab. So we can see, no question about it, that this man was a courageous man. He always take the challenge from his leader. Amen? Just like we Christians in today, na minsan may mga Kristiyano, pag sabi, sino ang umuha? May courage it. Kaya lang minsan, hindi na wala yung character as we could, na hindi na wala yung tapang eh. Nare-restore yan, nare-reinforce pa yan, pero pag ang nawala ay character, courage will lose its value. Nandiyan po ba kayo? Amen? Kaya nung parang pinapakita na ni Joab talaga na gano'n siya, because actually, malaking factor ang kanyang nanay kung bakit naging gano'n siya, ka-loyal. Let us use the word loyal. Amen? Nandiyan po ba kayo? But here, itong si Joab, in spite of his ability and courage when it comes to battle and loyalty, at the end of his life, nakita natin, he became a bitter enemy for David. Are you listening, man? Ang ganda, he started right, he fought fiercely, but ang nakakalungkot, he didn't finish well. Are you listening, man? Amen. Actually, he betrayed himself and his commitment at the latter part of his life. Hello? Yun ang nakakalungkot yan. Kasi ang ganda, imagine, nagsimula ka ng tama, sinamahan mo yun sa latter part because of some issues po ay nawala sa kanya yun. He should be one of what? The great and mighty men of David. Eh, sa totoo lang naman eh. Ang puso ng hari nasa kanya. To be trusted is a great thing. Yung mapagkatiwala ka. Pero tanda natin, he also made the trust na binigay sa kanya, na alisin sa kanya. Nandiyan po ba kayo, man? Now, we need to understand number one, let us talk first how he behaved himself. How he behaved himself. In 1 Corinthians chapter 11, which is our verse, so we can see here, mga kapatid, yung kanyang behavior. If nobody would stand for the battle, he would say, alam mo kung bakit gano'n? Because nung palang in-announce si David, the time of Samuel, and also the time that he battled against Goliath, it was reverberating sa tenga dito si Joab that yung kanyang uncle fought a mighty man of Philistine named Goliath. Alam mo, maganda ho yun, meron kang kinokopya eh. Amen. Sabi ko, kung ikaw ay anak at may tatay ka, hop, lalo kung lalaki, kopya mo tatay mo. Alam mo, yun ang kulang ngayon eh. Alam mo bakit maraming lumalambot? Kasi nga, imbis na yung anak na lalaki at kasama ay tatay, hindi nabibigyan ng time. Are you listening? Amen? Kasi copying is a good thing. The world calls it mimicry. Mininimic. Amen? So, marami kinokopya. Kaya lang it has been a battle, especially in this generation. Kasi ang daming available na pwedeng kopyahin. Whether personalities, kaya natin ngayon, kahit ang height natin, Pilipino. Minsan, nung parang pa na yung Jordan yun, ano? Lahat na nagbabasa po, nakalila. Ano? Nung nakuso yung crossover na yan, nakinopya din yan. Amen? Oo. Nakuso yung mga malalaki, lupos, hookshot, yun, ganyan. So, may mga ikinopya. Tama ba? Pero whether you like it or not, somebody will be influencing you the way you think, the way you act, and the way you feel in some things and aspect of his life. Now, Joab, sabihin natin, model, was David. Kaya when he heard that from David, sige, kung sino ang makakatalo, ang unang makakatalo sa mga Jebusites, siya ang magiging chief and captain ng ating army. Kaya, nandun siya, because he heard and all
this man had behaved himself just like, kumbaga, pag inaring tapang, he has the courage of David. Are you listening? That's why he was what? He was chosen by the king himself. And remember this, he was a loyal general of David. Hello? Yeah. Even in times of rebellion, ito maganda kay Job, eh, he remained loyal. The time that David was what? Distressed, disarrayed, he was dismayed, yet still Job was there. He never called down David during his lifetime. When David was at his lowest point of life, Job was there. Are you listening? He was at the same during what? The yung panahon na tagumpay, but he was also there and he was loyal even when David was down. That's right. Ano yung maganda character ni Job? Amen. Are you listening? Even his sons rebelled against him. Kay David. But Job remained loyal to his king. Alam nyo yan ang medyo nawawala ng David. Right. Come on. Ay, yun ang nawawala, yung loyalty. Even in marriage life, why? Bakit pala yung pamilya nasisira? Disloyal. Bakit maraming samahan ang nagiging broken? Disloyalty. Hindi mo alam ngayon kung sino pa kausap, pagkausap mo, loyal ba sa iyo o hindi. Right. Amen. But bless the Lord, as Christians, we ought to learn loyalty when it comes to, hindi na tayo loyal kapag maayos. But even in times, na kahit magsa, yung mga tao na close sa atin, we must still be loyal to them. Amen. Amen. Especially loyalty to God. Right. Look at the song that we have in our song book, Loyalty to Christ. Right. Kasi there are tendencies and there are aspects na pwede mong talikuran. Meron naman talaga mga factor. Nakikinig ko ba kayo? Now, as we can see to this man, nobody can question Joab's motives. He is a loyal person to the king. Sabi ng Bible, alam yung loyalty, it is not among to the word faithful. Are you listening? Even the book of Proverbs, but a faithful man who can find. Is rarity is rare. Kung sa mga gem, bihira ka makakita ng loyal. That's why when you found one, aba, you keep it. Yeah. Thank you. No. Wala na kang pwedeng i-question my job while it comes to loyalty. Bakit? First, you see, as a family loyalty. Bakit? Una, pamangkin siya eh. Ito nakakatuwa, imagine si Soraya, nung pinatatawag, nalala niyo nung iya-anoin si David, pinatatawag kay Jesse, o lahat, ito na ba lahat ng anak mo? Siyempre, tinawag ng lalaki. Well, tanda natin, sa Bible mo, hindi ibig sabihin ng lalaki na tinawag, eh wala mga babae doon. Is even in the time of Adam, yung mga anak niya, si Cain at saka si Abel, sabi nila, o paano karoon ng mga anak? Kasi nga, binabanggit sila sa Biblia, puro lalaki, because of the leadership. Pero hindi ibig sabihin na wala akong babae. But we can see that ladies are always in a supporting manner. Which what? Remember this. Behind every great man is a woman. Now don't you know that bakit merong great general itong si David, the name Joab? Because of his sister, Zuriah. When everybody was called, lahat ng mga anak na lalaki ni Jesse tinawag, Zuriah was there. She saw kung paano inanoint si David. Now, ito ang nakakatawa. Nakakita niya, ito yung anointing ng Panginoon. This is rare. They were in the least when it comes to family, they were in the least when it comes to finances, pero dito pumili ang Panginoon, susunod na hari ng Israel. And Zuriah, because of her wisdom, ipinipin niya yung mga anak niya that they would be what? Loyal to that man. Kaya mga tayo mga magulang, mahalaga yung ating ginagampanan sa ating mga pamilya. Saan natin sila inihahanda? Sabi ng Bible, train up a child
in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Now, Joab's mother was Zeruiah. Kapatid po ni David. His two brothers was Abishai and Asahel, who also joined fighting with David. Right. Imagine the loyalty of his family to David. Everybody else went disarray to David, but itong pamilya ito, itong matagabarito, they stayed even in top times with David. Actually, Absalom, Adonijah, mga anak ni David, ito ay mga nagrebelde sa kanya. But these brothers, band of brothers, na natiling faithful kay David. Maganda ang pagpapalaki ng nanay. Amen. Loyalty to David na sa family affair. Nandiyan pa ho ba kay Amen? Ang nakakatuwa lang dito talagang ano, may pinagpugatan eh. Kaya maganda sa iba sa Lord, dumating dito sa church. Maganda talaga pamilya by pamilya sa simbahan. Kaya kung pasok ako yung dinagat, kaya nga po ikaw young people, you should pray at this time na magkaroon ka ng Christian family. Kung wala, maging faithful ka. Nandiyan pa ho ba kayo? It was a family loyalty. So we can see, the same may be true to us. Are you listening, amen? Ay, kung titingnan po natin ito, itong mga anak na ito ni Zeruiah, ay sa bagay lang itinuro ng nanay sila, hey, you children, David is the Lord's anointed. And what a blessing nakita ni Zeruiah. And because of what she saw, she prepared. Remember, where there is no vision, the people what? Perish. Kaya in the long run, kung titingnan ni Zeruiah, you will have a bright future because you are with the Lord's anointed. So the blessing in association is also there. David was a perfect. But remember, he was blessed by God. Kaya pagsasama ka doon sa pinagpala ng Diyos. Nandiyan po ba kayo? There is what? Cursing also in association. Sabi ng Bible, he that go with the wise shall be wise. But with the royal host, ano sabi ng Bible? Talagang mapapahama ka. So we can see that this Zeruiah had done a great job when it comes to securing the future of his children. Amen. So makita din, magkakamag-anak. Amen. So we can see, ganun din po sa atin mga kapatid. Maganda po tayo po ay mabuo ng mga pamilya na magiging loyal sa Panginoon. Yung mga batang yan, you children, you kids, ito mga ito, isipin nyo, lalaki na tapat sa Panginoon, hindi lang sa panahon na masaya, kundi kahit sa panahon na mayroong kahirapan. Amen? Hindi man ibig sabihin na nasa kalooban ka ng Diyos ay laging sagana. Pero ang mahalaga, ikaw ay nasa kalooban ng Diyos. Are you listening? Amen? But the problem is this. Yun nga, naging loyal sila because of the principle. Medyo nagkulang sa character training sa bata. Nandiyan po ba kayo? Hello? Kaya kapag dating sa shibboleths, nandiyan yung mga shibboleths sa atin? Shibboleths at si shibboleth. Amen? O, kapisado niya ni Joe. Ano? Kaya alam nila kapag... Teka, so naloloko to. Ganun ka-loyal na ito si Joe sa hangin niya. Talagang pinag-aaral, he improved also himself when it comes to these factors. Kaya pag ikaw ay napagkatiwalaan, you should learn to improve also yourself sa anumang bagay. A ministry is being, ang sabi, mga kapatid, nandiyan po ba kayo? Entrusted to us. Kaya hindi pwede sabi, ito lang alam po, hindi. Okay lang yan, nagsimula ako ganito. Pero God can improve me in due time. Amen. So we can see here, mga kapatid, a family loyalty. Not just a family loyalty, but a fundamental loyalty. Look at Joab was convinced. He was convinced that David was his savior. We find that he fought Goliath. Nakita natin talaga, nobody believed him except Jonathan. But one that was impressed during that time was Joab. Are you listening? Hindi maunawaan ni Joab, yes, na
na may mga taong hindi naniniwala na naging tagapagligtas na bidon, especially in the Valley of Ila. Meron pa rin ho eh. Nakikinig ba kayo? Kumbaga, sabi nga, it was a conundrum na natawag nila eh. Mag-iisip. Hindi niya makuha. Ba't yun yung mga tanggap sa David ay Savior? But he saved the Israelites. Ano mga mahirap ba kanya? Ano mga mahirap tanggapin doon? Eh, wala nang lumabang sa inyo eh. Wala nang lumayo sa inyo eh. You were not convinced that David is a Savior. Job was convinced that he is a Savior. Just like in our time, even as the Lord Jesus Christ died on the cross, he incarnated as a man. Are you listening, man? Pero bakit ang tao hindi pa rin makapaniwala na mayroong tagapagligtas ay sinilan sa bayan ni David? At pinipilitin pa rin ang tao na maligtas sa ganang kanyang sarili. Minsan tapagalan, ba't hindi mo makuha yan? Ang tao makasalanan, patutungo sa Diyos, may tagapagligtas. Pero mga tao talaga hindi mo makakalama. Huwag kayo mag-ala, hindi kayo nag-iisa. Panahon ni Joab, ganun din sila. Nakita naman na si David lumaban kay Goliath. The Israelites were saved. Pero hindi pa rin nila maunawaan. Hindi pa rin nila matanggap. But don't you know that why he has a full... His loyalty was fundamental. Bakit? He will fight or he fought even to the death with David because he believed that David is a one. God-given leader. Are you listening? All Israel knew that David was a Savior. Pero hindi lahat talaga tanggap nila si David ay Savior. They were not convinced. The question tonight is, kung ililipat natin sa ating pananampalataya, are you convinced that you're saved? Amen. Amen? Na kaya nag-ano, ako'y naniniwala pag ikaw ay convinced at tagapagligtas mo ay ang Panginoong Jesucristo. And definitely, you can be used of God. Mahirap maniwalaan na ligtas ka na hindi ka magpapagamit sa Panginoon. It is awkward, mga kapatid. Nandiyan po ba kayo, man? Mahirap po. Parang ganun din. Kung sa kalagayan ni Job, ba't hindi mo matanggap? Ba't hindi mo matanggap that He is our Savior, He is our King. The same thing in our time. He saved you. He saved me. Amen? He promises eternal life. Pero bakit hindi natin minsan matanggap na kailangan natin sa paglingkuran? Amen. So yun po yan. Amen? Kaya mahal na natin that he was convinced that David was his Savior. It's fundamental. Ganun lang naman eh. Nobody believed except for Jonathan, but alam nila yan. So, Joab, kaya nga siya ay karapat dapat maging general ni David. Kasi nga, convincing siya na siya ang naglintas ng panahon na yun. So, sa pamamagitan ng Panginoon. Also, David was also sovereign. Kaya makita natin, mga kapatid dito, Job first appears on the pages of the scripture after the death of Saul. Na natin, ang kapitan naman ni Saul ay si Abner. Well, last time, pinag-aralan natin yan, tama ba? Si Abner ay lumapit kay David. Kailangan na niya mapatunayan at magiging maayos kay David kung ano kondisyon? Madadala niya sino? 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 Si Mikal. Yun na, sabi, pag hindi mo siya nadala, wala tayo pag-uusapan. Nadala niya. Are you listening? Hello? Now, kaya nga makita natin na David was king sa amin. At sa pananiwala, ito ang problema lang ni Joab. Medyo gumawa siya ng mga desisyon. Maganda naman ang intention niya. Mali lang ang manifestasyon. We don't believe in the end justify the means. Nandiyan po ba kayo? Kahit magandang intention mo, pag mali ang sistema mo, mali pa rin yan. Hello? Are you listening? Amen. Amen. But during this time, Joab, he proved that he was loyal to David. Ganun siya ka-concerned sa kanyang king. Also, he believed that David was sufficient. Kaya nung panahon na
Iniwan ni Saul ang bansang Israel. Imagine, inabandon ng hari ang kanyang kaharian. Masakit kaya, no? Amen? Na yung kaharian nila is what? Nasa panahon ng hirap at matibig, may mga umaatake pa sa kanila. But as we can see, mga kapatid, na nung panahon na si David na ang nag-live, he became their savior, he became their what? Sufficiency sa panahon na because naayos ang bayan ng Israel. Narayan pa ho ba kayo? Kaya nga makita niya, ganoon na lang ang tiwala niya at talagang payapang-payapa siya nung si David ang nasa trono. The question tonight is Jesus sufficient in your life? Tanong, payama ka pa nung ang Panginoon na nag-ahari sa buhay mo. Amen? While the world was in picture of nung panahon ni Saul, nandahin nyo, yan ang gagawin ng job do eh. So, nakasama ka, pero pagkapahamak na, iiwanan ka na niya. Remember, sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. That's why David was sufficient for the Israelites during that time. Kaya nga, ganun na lang si Job na kapiwala kay King David na maayos ang kanilang mayan. So as we can see, mga kapatid, yung loyalty is a fundamental loyalty. Amen? Also, he has this fighting loyalty. Job risked himself times without number for David. Kung magkatanong ka kung sinong lalaban siya muna, kaya nung binasa natin ganito sa 1 Corinthians chapter 11, hindi na si David magdadalaw ang salita. Sino ang lalaban in behalf of our kingdom? Jehovah would what? We volunteer. Ako mo! At makikipagunahan pa yan. If it is for the cause of the kingdom, if it is for the cause of the battle for the Israelites and for King David, hindi ka na magdadalaw ang talong pa kay Jehovah. Pumunta ho! Ganun mo siya. Kaya kahit noong panahon pa lang ng mga Pilistino, di ba, yung mga mighty man ni David, yung garrison, yung stronghold nila, ganun katapang sila. And no, nakita yan nila kay David, nakita nila kay Joab. Remember, Eleazar, Shama, sino may isa? Adino. They crossed the garrison para lang sa malamig na tubig. Nandiyan po ba kayo? And David, when he received that water, he poured it unto the Lord. Bakit? Pabihan, buwis buhay ang mga tauhan niya para makabuhan ng tubig at binigin ni David para sa Panginoon. Because they were also influenced by Jehovah. Kaya lang tandaan mga kapatid, how we live our lives, nakaka-influence yan sa sumusunod sa atin. Nandiyan po ba kayo? Hindi kasi magtatanong si David na pwede bang makiusap, pwede bang sumugod kayo? Pwede bang ipagtagun yung ba? Hindi. Job would be there. And Job influenced other men of David to follow their king. The question tonight is, who influenced you? Another question, sino sinusunod mo? Apostle Paul, ang sabi niya sa mga tao, follow me and I will make you what? Fishers of men. Even the Lord Jesus Christ, ang sabi niya, follow me. Joab, may example, pinakita niya, ganito ang pagsunod. Iba kasi yung sinasabi mo lang na sumunod. At ipapakita mo sa kanila, paano sumunod? But David was asking, who am I the Jebusite? Ako muna. That's why he influenced those people, those men behind him. Itong mga tinatawag na generals also ni David. Abay, ganyan din gawin. Alaba kami, if it is the cause of the king, then we will go. No, it is risky. Ikaw bang tatawid sa kalakasan ng isang army ng Philistines? Kung sa tanong, kung sa typical na tanong, sinong matinong isip na susugo dyan? Nandiyan po ba kayo? But look at the loyalty of this man. He will fight until death for David. He was, actually, itong tao nito talagang ganun siya nag-behave kay David. He started great. Are you listening? Amen? At sa napakaganda na pasimula nitong tao nito, he was raised by her great mother Zuriah
to be what? To be a loyal servant of David. Kaya nga as families, as parents, dapat tayo ay mag-raise ng mga anak natin ngayon, mga apo, na maglilingkod at magiging tapat sa Panginoon. As teachers, as Sunday school teachers, ay mga outreach teachers, let us raise a generation na magtatapat talaga at loyal sa Panginoon. Na pagka pinutusan ng Panginoon, yes, we will go! Hindi na magtatanong sino ang mag-ibig mo? Baka sila pwede. Hindi na makikipagunahan pa. Kailangan natin makikita na talaga ang simbahan. Ako na ang kuuna. Ako na ang maglilingkod. Ako na ang gagawa niya. Usually, misa nandun pa tayo sa panahon na maninilit ka pa eh. Tama ba? Amen? Ang daming consideration, parang medyo buffering ba pagdating sa kalooban ng Panginoon? Pero kay Joa, pambihira, ang timbi ng speed ng ram niya. Hindi pa tinatay, nagpa-function na. Iba sa atin, ang tagal na. Parang dekada na yata. Ang tagal sumunod sa Panginoon. Kaya, how many of us today have built a reputation of loyalty to Christ? Alam nyo, loyalty is being pledged. Tingnan sa atin, ang ating bandila, may pledge to be there. Panunumba sa watawat ng Pilipinas. We pledge loyalty. At ang magtotoo ba sa atin yan? Makabaya. Kaya nga pinapasaulo yun sa mga bata eh. Alin yung kulay sa atin ngayon? Patriotism. Pambihira nakakita ko. Please, do not get me wrong. Pero, yung graduation ng UP, nakita nyo ba yun? Sa totoo lang ho, nakahaya ang UP. Hindi ko sasabi sa whole. Pero bakit hindi na pinapahayagan na gano'n? It should be for the parents. It should be for the institution na nagpa-aral sa kanila. Nandiyan po ba kayo? Alam niyo, pag when you break it, ang tawag din is trespassing eh. You trespass. Are you listening? Even na dahil sa meron po tayong pledge dito eh. Ang pledge natin dito hanggang bumalik ang Panginoon. Our pledge in the book, the King James Bible, to the blood, to the blessed hope. Ay, may iba ngayon, nagbabago na eh. Ay, tao, sa tama na naman na huwag na lang sila tawagin na nabaptist. Kasi ibang paper nila eh. Sino ang nakapag-pledge talaga ng loyalty sa Panginoon? Amen? Kaya na dapat ang pangako natin sa Panginoon, lagi nakabase sa kanyang salita. Do not just pledge any loyalty because of emotion or because of what? Yung tinatawag na game. Kasi paano pag wala ng game? Paano pag wala ng emotion? Paano yung pledge mo? Paano sa magkasama? Paano pag wala ng emotion? Sometimes your emotions are different in every situation. But the pledge was there! Amen! Iba sa atin lang, hindi ba, hindi mo gusto yung ito, i-destroyan ka na sa bansa mo. Nandiyan pa ho ba kayo? Ganun din sa Panginoon natin. Hello? Let us behave wisely. Are you listening? Magkasama, misa, hindi mo na gusto, hindi ka magiging disloyal ka na. Nandiyan pa ho ba kayo? Eh, ganun din sa simbahan. Hindi lahat gusto mo dito. Hindi mo gusto lagay ng... Dati nalala ko sino ako na hindi pa gusto yung mga aircon. Yung electric fan. Yun ang nagiging mitsa ng pagkakapiso. Bakit niyo pinapwesto ng aso doon sa mga electric fan? Ngayon naman, pag pinapwesto ko sa malamig, na-offend ka. Ayoko daw, malamig yun. Noong mga sinawag ng panahon ko yan, inapos na nakahabot ng ganyan. Yung gusto ko ba siya lagi sa mga electric fan? Diba? Misa din mo gusto. Tama ba? Tama, ganun din po mga kapatid. Kaya nga, ang ating loyalty dapat sa Panginoon. And remember,
Loyalty to Christ means you are being loyal also to His church. Hindi pwedeng loyal ka sa Panginoon, unfaithful ka sa church. Hindi pwedeng loyal ka sa Panginoon, unfaithful ka sa pamilya mo. Are you listening tonight? Amen. That was Joab's behavior. Talagang busbo siya, but ito lang, ang ganda ng simula, sana doon lang tayo. Kaya lang, in 2 Samuel chapter 3, tingnan niyo po ito, are you still there? Pinag-aaralan po, sabi ko sa inyo, marami po tayo makukuha dito. Sabi ko, grabe po ang morality ng loyalty ko. Even the time of David, grabe po. Everybody else turned their back against David, but Joab was there. Kaya the problem is, yun na, at the latter part of the life of David, tingnan niyo po sa 2 Samuel chapter 3, verse 23, and when Joab all the host that was with him were come, they told Joab, saying, Abner the son of Ner came to the king, and he has sent him away, and he is gone in peace. Tandaan natin, nagkasundo na dito si Abner at si David. The long battle between the house of Saul and the house of David was ended. Amen? Kaya ito lang, medyo problema. Kaya ang mahirap kumilos pagka hindi mo sinunod yung authority mo. Doon naging disgrasya. At kapag hindi mo inayos yung authority mo, ang namamahirap. Tingnan nyo sa verse 84. Then Joab came to the king and said, what dost thou done? Imagine nyo na sinabi niya sa hari niya. Behold, Abner came unto thee. Why is it that thou hast sent him away? And is why gone? Where's the loyalty now? Kino-question na niya yung desisyon ng hari niya. 25. Thou knowest Abner the son of Ner that he came to be safety and to know they going out and they coming in and to know all that thou? Medyo sumobra na yung kanyang tamang hinanga. Kaya pag sobrang tamang hinala, tinan niyo, pati yung kanyang hari, kinukontra na niya. Isa mga anak, ganun din. Nandiyan pa ba kayo? Might well respect the authority. Sa pamilya, ang nananagutan mo sa Panginoon, ang tatay. Kasi bahala naman ang pasto. Yun na, di mo gusto. Pati kulay, piniling kulay. Ayaw mo na. Amen. It's a big pink. And when Joab was come out from David, ito problema, tinan nyo ha, kinwesto na niya, hindi pa niya sinunod yung tandaan, okay na sana eh. David was a king. Are you listening? He adjusted, tinan nyo, he sent messengers after Abner which brought him again from the well of Zira, but David knew it. Kaya mahirap kumilos sa hindi alam ng authority. What I learned from Pastor Ed, yan yung pinatutunan ko sa kanya eh. Yeah. Sa ministry noon, pag dumalaw ka ng sala, hindi alam ng authority, nabibisgrasya eh. Sa mga anak, ganun din, decision ka na decision, hindi alam ng magulang mo. Sa simbahan, ganun din. Kahit saan mong institusyon, bansa man niya, malaki ang maliit, pag hindi mo ni-recognize ang leadership ng leader mo, then you are a proud person. You know is know it all. Sana all home ka na lang. 27, and when Abner was returned to Hebron, ito problema. Hindi lang niya hindi sinunod si David. Tignan niyo po, Joab took him aside in the gate to speak. Kinausap niya with him quietly, and look at this, ano ginawa niya? And smote him there under the footprint that he died for the blood of Asahel. Smother, ang totoo lang, igaganti niya yung kapatid niya. Nandyan po ba kayo? Alam niyo kapag kayo hindi marunong magpatawad? The next thing that you will do is what? Revenge. And it will not make you what? Well. Nandiyan pa ho ba kayo? Are you listening?
He disdained the mind of David. Bakit? Hindi niya inisip na tamang inisip ng hari niya. The king was just thinking for the benefit of the Israelites and also his commitment to Jonathan. Nandiyan pa ho ba kayo? Pero problema, ito si Joab, dumali ng kanya. Iniisip niya, mas magaling siya ngayon kay David. Alam niyo, yun ang problema eh. When you think that you are better than your leaders, then that is your downfall. Whether it's your parents, yun mga anak na lalaki yung magmalaki, magulang. Anong promise ng Panginoon pag ikaw ay marunong mag-honor? Long life. And thou mayest live well. So if you are fighting your authority, you're not doing well. Kasi right. Ang Bible, our Bible doesn't support rebellion in any form. Even if the cause is right, you disdain the authorities, let them walk. Saan naman malalagot sa Panginoon eh? Amen. Amen. You always question the authorities. As church, we are not to question the government. We are to pray for our government. Yan yung trabaho natin. That's why hindi po tayo sumasali sa mga union. Kahit sa garlic, hindi rin ang mga kapatid. And I would not suggest na sasama tayo dyan. You know, iba sa mga simbahan, yan po yung nagiging problema. When somebody thinks that is better than the authorities. The authorities are human beings also. Yes, they commit mistakes, but they are responsible to God. Parents are not perfect. Huwag kang mag-alala, balang araw magiging magulang ka rin. And you will understand how to run somebody's life, especially when you got your own family. Huwag kang magmadali, you will have your time. And when the time comes, dapat alam mo na yung lesson. Kasi lagi, buti lang may magulang ka pa na tatatanungan mo ngayon. Eh, paano kung wala na? Eh, salamat sa Panginoon, may simbahan, may salita ng Diyos. Wala mo na, kasi kung meron. Kaya natin na, David's thoughts were not Joab's thoughts. Iba, kaya natin na ito. Iba ang isip ni Joab, iba yung isip ni David. Nandiyan pa ko ba kayo? Inaayos si David, si Joab, eh yun, problema sinaksak niya eh. Alam niyo, bago ano nung hinausap niya, hinalikan pa niya ito eh. Dalawa lang po sa bahay ko, alam mo nangyari nila yung beso-beso. Nung si Judas sumalik kay Kristo, at ito si Joab. Sinaksak niya, tatlong beses. Kaya misa, pagka ikaw ay maghihigante, matuto ka magpatawa. Kasi baka manaksak ka niya. Halip ni Joab sa Old Testament, sa New Testament, halik ni Judas. Parang ako pelikula yun, ano? O, akala mo, kasi yun sila eh. Imagine, sinaktan niya itong taong ito na kung saan, impis na, kumbaga okay na eh. Payak pa siya, pero okay na kami ni Hari eh. Ibig siya, naniniwala siya, okay na kami ni King David, so okay na tayo lahat. Amen. Pero itong problema, kayo ni Hari, David, okay, pero ako hindi ba? How many times have we heard that? Amen? Okay na kayo? Oo, pero sa akin, hindi. Amen? Hindi na kahit sa simbahan, ganun din. Diba? Tama ka? Okay na. Okay. Tapos na sa akin, hindi pa. Oo. Another one, tingnan nyo, that was Abner. He disdained the mind of David. He thought that David's decision was unfair, unworthy, and unrighteous. Yung sa tingin niya, mas tama siya. Yung maraming mga anak, sino nasubukan yung anak niya, hindi pagtalo pa sa'yo?
ipipilit pala talaga niya. O kahit simpahan, ganoon din. Amen? Sa teacher, mayroon kapag nalabas sa teacher. Beso, meron din mo. O, yung mga mananagot. Also, 2 Samuel chapter 18, tignan niyo po. Si Absalom, malagay po, medyo pamilya tayo kay Absalom, tama ba? Favorite character niyo ba ito? Si Longhair. Si Longhair ito, di ba? So 2 Samuel chapter 18, verses 9 to 18, just to short time. Alam niyo ho, ang utos ni David, nakikusap naman siya sa kanyang mga general, nakasundalo niya. Hello? Kasi kahit na nag-rebelde si Absalom, anak pa rin dito na namin. Minsan, ganun din eh. Tignan nyo ha. Kahit tayo minsan nagkakalala sa Diyos, anak pa rin tayo ng Diyos. Pero huwag kang manatiling ganyan. Huwag kang magpahaba ng buhok. So, hindi ko lang ako. Ano? Nakikusap naman siya. In 2 Samuel chapter 18 verse 5, yun yung sabi ng Bible dyan. And the king commanded Joab and Abishai and ito yung mga maiinit ang dugo. Kinutusan pa, ha? Saying, deal gently for my sake with the young man. Sige, alam naman nila, the kingdom knew that Absalom was a rebel. Pero magpakiusap pa rin niya sa kanyang mga loyal men. Deal gently. Huwag naman masyadong ano kayo sa alam ko. Parang ganito yan, if you respect me, hindi mo masasabi na tama yun. Mali nga si Absalom eh. Pero for my sake, kasi kilala niya itong mga ito, tatagpasin talaga nila ang end-leg ito. Nagawa nga sa mga kalaban eh. Pero siya sabi, huwag niyo naman gawin sa anak ko. Kahit isa sa mga anak ng pastor, ganyan. Ang anak ng pastor po, hindi po sila pastor. They are also, kagaya naman bata dito. Yan ang isang nagiging fall down ng mga simbahan, mga anak ng mga leader. Anak ka pa naman ng usher, anak ka pa naman ng preacher, anak ka pa naman ng full-time, anak ka pa naman ni pastor. Napakaliit ng pasensya namin sa kanila. Anak ka pa naman ng nanay mo. Bakit hindi mo siya anak? Nagkamali na siya, anak ang nanin mo! Pero ang sabi ni David, even when Absalom and all the people heard when the king gave all the captains charge concerning, lahat naman sila nalangig nila eh. Pero anong ginawa nila? Noong nabalitaan na sumabit ang buhok ni Absalom, kaya may ginawa walang buhok. Sumabit, hindi makaalis. Oh, disadvantage. Pero kahit maikli ang buhok mo pag hindi ka nasunod sa Panginoon, bakit ba rin? Maikli ang maikli ang buhok mo, mahit mo lang buhok, basta nasunod ka sa Panginoon. Ito ang mahaba, sumabit. Sumabit po mga kapatid, ang hap. Grabe ang buhok nito, siguro nasa-sunset ko. O kaya rejoice, mga ganun. Alaga, ang kalalaking taong haba ng buhok niya, sumabit tuloy. Prince self daw. May taga-alaga siya. Pero si Absalom walang anak. Are you listening? Alam mo ginawa? Pinatay nila. Lahat naman sila narinig nila. Ang matindi, ang sabi pa ni Joab, babayaran kita. Yung nakagdag report sa kanya, dapat pinatay muna, babayaran kita. Hindi natakot yung sabi, di ba? So, usang hari na. Let us be gentle with him. Kung baga, hugas ka na isa, pag siya pumatay, hindi siya naman pumatay, hindi ko papatay ng hari. Mayroon kita, bala ka na tumakas. Ano mga kapatid? Yun ang problema. Absalom was still loved by David. Now remember, the death of Abner, he disdained the mind of David. This time, he distressed the heart of David.
Are you listening? Inutusan siya eh. Wala, ang ganda sana nung simula eh. But at the latter part of his service, hello? Nandiyan po ba kayo? Kailan yung ito matutunan din natin? The love of Christ should constrain us. Minsan, nakinig ko kayo, may mga tao that are sa tingin mo that are worthy of your judgment. But do you have the love of Christ? As Christians, we ought to deal gently even to them. Si Absalom, he was a rebel. But for his sake, David said, deal gently with them. Sa simbahan po, ganun din itong matutuan. Mga nasa ministry, makinig kayo, tingin po kayo sa akin, may pagkakataon, may magkakamali. May mga pagkakataon, may madadapa. Sasala din ang puso. Parang lahat naman tayo nangyayari dyan. But let us be dealing with them gently also. Sumabit na nga eh. Huwag mo na masaksari. Dapat tanggalin mo yung sabit. Sumabit nga eh. Rebellion, talagang magdudod yan, may sasabit ka talaga. Imbis sa tulungan, ang ginawa, tinigma ko at makabalik. As Christians, makinig kayo, hindi lang sa simbahan, sa ministry, ganyan. Kaya ako, magpapasalamat sa simbahan ito. Ito ang testimony naman, alam nyo naman yan. Most of you, na-discipline lang ako dito. Pero hindi alam ng iba. Please let me be the pastor of this church. Because we discipline to develop character. Not the death of somebody. The death of their ministry. No, gusto natin kailangan. Alam niyo mo yan. May ilang testimony ito. Alam mo, re-discipline na ka ng pastor. Pero hindi alam ng iba. Kaya kung ako, hindi na nga nagagaling sa akin, relax ka lang. Easy ka lang. Minsan may mas patapang pa sa pastor eh. Dapat ipiyaga! Isi ka lang, isi ka lang. Ngayon kayo nagkaka niya, gila niya ka ba? Gila niya ka ba? Let us deal gently kasi parang nasa alam ng Diyos. Amen. Tingin ka sa katabi mo. Yeah. O kahit sa pamilya, na-disiplina yung kapatid mo. Huwag ka ng beduti niya. Beduti niya. Eh, hindi nga magkakapatid eh. Paano? Ano ka kayo? Nakna pa kayo? Deal gently. Hindi naman siya being atawag dito, tolerate no. Let's deal gently until na makabalik siya. Kasi umaasa pa rin si David na makakabalik si Absalom. Eh, hindi siya nakabalik. Tinapos na. Sige na, paano babalik yung patay? Sana ginupit na lang yung buhok eh. Tapos ilagay sa manika, tapos sinusok-tusok nila. Amen? Medyo. Sinula pa rin. No? Kaya alam nyo, ito matutunan natin, ha? Ito ha, Joab was loyal to David, but he doesn't love David. Sana yung ma-develop sa atin. Not just courage and character. Loyalty and love also. Amen? How about Adonaiya? Ito, anak pa rin yung David dito eh. Ayaw ni Joab na si Solomon ang pumalit kay David. Yung question, bakit yan? Kaya, para, nakarever ko sa 1 Kings chapter 1 verses 5 to 10, and chapter 2 verses 5 to 6. So si Adonaiya, pinupo si Joab, sige magandang, ikaw ilalagay namin. Ikaw ang manok namin. Mananabong din pala siya. Amen? Nandiyan pa ho ba kayo? Hello?
sinuportahan siya nitong si Johan. Alam niyo kung mali, huwag mo susuportahan. Dapat, itumanda natin si Job, dapat pinayuhan niya ng tama. Adunaya, hindi tama yan. Tanda-imagine sa dami na nagawa niya, alam niyo ba, hindi siya inalis si David ah. Napansin niyo ba? Ang dami niyong palpak at palso ni Joab. Even yung ginawa niya kay Abner, ginawa niya kay Absol, still there. Pero ito sobra na eh. Nandiyan po ba kayo? Napangalawahan na, kung binigyan ka pa ng lenience nitong hari mo para makabalik ka. Kasi mahalaga din si Joab kay David. Yung pinagsamahan nila kaya lang, imbis na mag-ayos, ay lalo hindi nag-ayos. Lalo nagpakalubog saan? Sa maling kaisipan. So Joab betrayed himself. He was not betrayed by David. He was loved by David until the last. Until na kailangan talaga pagbayaran niya yung ginawa niya. In 1 Kings chapter 2, ano sabi ng Bible? Verses 5 to 6. Moreover, thou knowest also what Joab the son of Zeruiah did to me. Tinan nyo ha? And what he did to the two captains of the host of Israel. Medyo nag-pile up na. Unto Abner the son of Ner, and unto Amasa the son of Jether, whom he what? Slew. And shed the blood of war in peace. Kumbaga, it's not, hindi dapat kalabanin, hindi panahon ng gera, pinatay niyo sa panahon ng payapa. Ganun mo ka sa ano yan. Ano, yung isa sabi ng Proverbs, shedding innocent blood. Time of peace, papatayin mo sila. Ang masaklab yung time of war, hindi ka pumapatay. Sana sa oras. Mga tao ni nag-iisip ng laban ay ginawa mong labanan, ginawa mong battlefield. And put the blood of war upon his girdle that was above his loins and his shoes that were on his feet. Do therefore according to their wisdom and let not his whole head go down to the grave in peace. Wala, ang dami na eh. But look at the lineage of King David for him. Alam niyo, pag tayo binibigyan ng Panginoon ng pagkakaroon umayos, ang mapaayos po tayo eh. Kasi hindi maganda ang dulo pagka hindi po tayo nagpaayos talaga sa Panginoon. Amen? Amen? Imagine, kay Job, ang ganda na simulan eh. I was amazed, sabi ko nga, hanga ako sa kanyang loyalty talaga eh. Bakit kulang siya sa pagmamahal? Maganda naman yung mindset niya. We will walk with David hanggang mamatayan. Pero dapat habang nagpapatuloy ka sa iyong commitment, nagmamahal ka eh. Sa mag-asawa, dapat din hindi. Dapat ang loyalty, may love. Sa ministry, loyal ka. Pero pag nawala yung love, isang araw magiging disloyal ka din. Sa panawagan ng Panginoon, if the pastor will just be loyal to the church and not love his church, ano sa anong ginawa ng pangisimbahan? Diba? He gave his life for it. How can you give your life if you don't love it? You will take somebody's life. Just like you are. Kaya minsan, ang bilisan na iwanan yung Sunday school ministry natin. Bakit? Loyal ka sa ministry, pero hindi mo mahal. Yung choir, hindi ka naman mag-mission. Loyal ka umawit, yes, but you don't love it. Kasi, if you love it, you will improve of it. Not just your courage na pumasok ka dyan, but along the way, your character will be developed. Kahit sa pinasok mong trabaho, if you will not, tinay sa pagtrabaho, pag hindi mahal yung ginagawa mo, imanan mo eh. Kaya sa inyo, maraming nababurn out. Don't you know that love grows?
Ngunit ito, ang pag-ibig lumalago yan. Ang loyalty na andyan yan eh. Pero pag walang pag-ibig talaga, it's like a tinkling signal according to 1 Corinthians chapter 13. Sa mga magulang, bakit yung anak mo buwis buhay ganyan? Hindi ka lang loyal dahil magulang ka eh. Magulang ka siya, wala akong magawa eh. Hindi, but because your love grows sa mga anak mo. And I hope sa mga anak, ganun din naman. Hindi lang sana kayo loyal sa magulang nyo kapag may naibibigay sila sa inyo. Kaya nga sa akin, no, ito tinuturo natin dyan. Tingnan nyo ha. Hindi ka lang susunod sa magulang mo dahil magulang mo sila. Dapat mahalin mo sila. Kahit sa panahon na sila ay medyo nag-uulianin na konti, you should love them unconditionally. Dapat sila nagpo-provide. Hindi ba maganda naman na na-reciprocate mo, hindi because of responsibility, but because of love. Mga kapatid, alam niyo, sabi ko sa inyo, you might have the loyalty. Kahit sa ang inis na mahal. Pero pag hindi ka lumago sa pag-ibig, you will not be developed. Your character will be unano. Nano, hindi lumaki. Hindi lumago. Kaya yung sa inyo, mindset lang, ah, magulang ko yan, pero where's attachment? Will you love your parents because they are strong? They are doing right? Or will you love them unconditionally? Amen? Kaya kung pinag-pray natin sila, no, if you have the ability to be a blessing to them, then do it. Kasi simbahan, ganun din. Sabi sa inyo, ang simbahan, maganda maging member ng simbahan. Lalo kung simbahan established na. Pero, yun nga yung magkakaalaman din, how much do you love the church? Even as Christ gave himself for it. Gano'n mo mamahal ng simbahan? Ulit ang simbahan, tao ha? Amen? Huwag lang sana tayo mahok na, ay maganda kasi yung kinabukasan niya. Hindi lang ako gano'n. Amen? Nakabalik. Amen? Maganda yung may babalik ito sa akin. Hindi sana gano'n. Tama kung wala may babalik sa'yo. Will you see love? Amen? Remember, love, when you love is giving. Ulitin ko, love is giving. Hindi pwede nagmamahal ka, hindi ka magbibigyan. John was loyal. But he cannot, because he doesn't love David, he cannot give his full obedience to David. Kaya nga kinuspet yun yung mga ginagawa ni David. I hope, mga kapatid, na tayo matututuho sa mga prinsipyo nito. Amen? Nangako ka na sa Panginoon. Tandaan nyo, if no, nalilis ako kayo. Amen? Hindi na natin tinanggap ang Panginoon bilang tagapagligtas. Tama ba? Once na tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas, don't you know that you have already pledged your loyalty that He will be your Lord whether you like it or not? You and I doesn't have the choice. By status, He is our Lord. But the problem is, our life is He the Lord of your life. Pwede kasi status lang eh. Kaya dyan magkakain mo, alam ko ba, ano na yan, ba't hindi pa nasunod sa Panginoon? Yan nga, status, Lord Jesus Christ is your Lord. He is your Savior. But how about our life? That would be in a daily basis. Joab, imagine, Si David, he was in the latter part of his life. May huling utos pa si David sa kanya eh. Kaya lang sayang ano. Ang ganda sana sa... He was living his will and testament kay Joab. Hindi pa yun, sino? Ang matindi, may pinanggilingan na si David para, sige, kailangan na magbayad ni Joab. Though, technically, sasabi niya, I love Joab, pero kailangan niyang panagutan niya. He was given opportunities to get back and to get right. Sabi ko siya, mga kapatid, lahat tayo bunga na second chance sa Panginoon. Ako lang yata. Lahat tayo, marami tayong second chances sa Panginoon. So if you're given second chances, grab it and make the most of it. Amen?
Kaya mga kapit, nawa tayo natutuwa sa buhay ni Joab. Amen? Amen? Do not betray your loyalty to Christ. And grow in love. Do not just be courageous, but be a man and woman of character. Amen? Nawa tayo natutuwa. Joab, tayo po tayong lahat, Panginoon. Salamat po sa inyong salita. Salamat po sa mga prinsipyo ng dalay ko, Diyos, sa mga iyong patuloy na gumawa sa buhay ng bawat isa. Dalay ko, Diyos, upon learning this man, Joab, of his relationship to David. And how David dealt with him. May you help us also, God, to materialize yung mga prinsipyong natutunan namin. Na ito po'y magiging pakinabang po sa amin. That our loyalty rests on your word and rests on your person. That you are not just our Lord in status, but also you are Lord of our lives. Help us to grow in love, O God. And also, mold our characters. And our loyalty will always be on your personality. Bless thy people, O God, that these people of yours will be loyal to their spouse, loyal to their ministry, loyal to the church, and loyal to your word. In Jesus' name we pray. Amen. The altar is open, brethren. Sa mga bahagi ng Panginoon, tayo ay kinakausap niya. You can thank God that just like Joab, you can be loyal to God dahil una may pamilya ka na nandyan. Pero kung wala ka, wala ang family mo sa gawain ng Panginoon, you have a fundamental loyalty. Remember, Jesus is your Savior. He's suffering, He's patient in your life. That's why how we behave ourselves. Pwede tayo nagkamali simula, pero hindi pwede manatili-mali yan. Tama na ang simula mo, ipagpatuloy mo na yan. Do not betray your loyalty, your pledged loyalty to God, to your spouse, to your parents, to your ministry, to the church. If we are given opportunities to get right, to get back, then let us grab it as long as we can. Because our God is a long-suffering God. He wants us to get right, to get back on track. And God trusted us with families and ministries, with commitments, with calling, and with the church. Wala rin papayagan, mga kapatid, that we started right. And we ended up wrong. Pwede nagkamali na simula, pero sana katapusan ay tama. What a great life that David had exemplified. How he was so patient for Joab. He loved Joab. And Joab, he was loyal. But his love didn't grow in due time. Let our love for Christ grow. And let our love constrain us. Father in heaven, thank you very much for tonight, for what we have learned. May you bless thy people, O God, upon those things that they have opened to you, given to you tonight, O God. That upon learning these things, it will help us, O God, realize great things and great blessings that we have in our hands, in our possessions, God. That we will be loyal, we will be growing in love. That we will not just be courageous, O God, upon taking the challenges that we begin. But also allow us to be developed our characters, O God, in these commitments, in these opportunities that we have. Thank you, O God, for tonight. Thank you, Holy Spirit of God, for working in our hearts. In Jesus' name we pray. Amen and amen. I hope tayo mo ay natuto. Amen? Amen. At Panginoon lesson na po ito. Nineteenth lesson na po natin sa ating volume 2. Amen? So, at isa ka volume 2 na tayo. Kung hindi mo man maalala, i-upload naman mo yung mga lesson na yan sa ating YouTube. Balikan nyo. And gamitin nyo yan, mga kapatid. Safe na ho yan. Filtered na yan. Amen? Ano, kumbaga sa ano, ready to use, ready to eat, and ready to distribute. Ano, wow. Gawinin nyo yan. Na dyan yung tinuturo natin para ho magamit natin. Amen? Oh, alright, so are you happy tonight? Amen? Amen! So, our ushers from our Sunday night, ano yan?
Where is it offering? Sunday. Dinadalangin namin na kayo po mag-bless sa pagkagalaw sa mga asahap. Gabi nito, iglisti po ang mga kamay na bigay, iglisti po ang mga buhay na meron kami. At ito po idalangin namin na ito'y magamit ang salaping manlikong ay magamit sa kalalagunan ng gawain dito sa CBBC Novelita. Katawad sa aming nagawa kasalanan, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you as you give. Sunday, and enjoy your week.